Abi-kabi lang aktibidad na ang nakahanda sa probinsya ng Cebu para sa paggunita ng Semana Santa. Isa sa mga napanood na ng mga Katoliko roon ang pagsasadula ng Passover meal. Makibalita tayo kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Isinabuhay sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Cebu City ang Passover meal. Dito inalala ang pakikipaglaban ng mga taga-Israel noon para sa kanilang kalayaan. Ayon sa pari ng parokya, ang dinanas noon ng mga Israelite ay katulad ng naranasang hirap ni Hesukristo na siya namang inaalala ngayong Semana Santa. May iba pang nakalinyang aktibidad ang simbahan hanggang sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Inaasahang dadagsain ang mga ito ng mga Katoliko, kaya nagpapatupad ng mahigpit na seguridad ang pulisya. Bantay sarado rin ang mga terminal sa lungsod. Regular ang pag-iinspeksyon ng LTO at LTFRB sa mga bus. Nauna nang tinipon ang mga driver at konduktor para sa seminar tungkol sa pagsunod sa mga batas trapiko at overloading at overcharging sa mga pasahero. Mahigit 40 bus naman ang nabigyan ng special permit para makapagbiyahe sa ibang ruta. Doon natin yung mga 30 ka mga bus na gibalibara na nato tungod sa iyang pangidaron na milapas ng 15 anyos. However, we are also trying to negotiate with the bigger bus companies kaya if possible, mufill po sila additional units. Kahapon naman, nagsagawa ng random drug test ang LTO Region 7 sa Mandawi City bilang bahagi ng Oplan Ligtas Biyahe. Sa 49 na driver na isinailalim sa drug test, 2 ang nagpositibo, pero isa sa ilalim pa sila sa confirmatory test. Inamin naman ng 2 na gumamit sila ng droga pero matagal na raw ito. Sinubukan lang daw nilang gumamit para mawala ang pagod sa pagmamaneho. Atong hinumduman nga kung kapoy na ang driver sa iyang pagmaneho, drugs dili solusyon sa kakapoy. Kundili ang solusyon, pahuway ragyod. Isa naman ang nagpositibo sa drug test na ginawa sa mga bus driver sa Talisay City. Importante sa ganyang inanay, kay parang safe ang mga pasahero ba? Ex-May Humawas, Nagbabalita, Pilipinas.